Mahalagang aspeto sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa ay ang maayos na infrastruktura nito. Kaya naman pinagtutuunan talaga ng pansin ng pamahalaan ang infrastructure project sa bansa sa ilalim ng Build, Build, Build program. Tampok sa ating peace agenda ngayon ay ang inauguration ng Candon City Bypass Road sa Ilocos Sur na pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong July 25, 2018. Ano nga ba ang dapat nating asahang pagbabago sa trapiko at kalsadahan sa tulong ng Candon City Bypass Road? Magandang araw, Pilipinas! Ako si Micaela Guerra at ito ang USWAG Pinas! Ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, binigyang pansin ng kanyang gobyerno ang pagkakaroon ng comfortable life for all para sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Kabilang dyan ang pagsasaayos at pagpapaunlad ng infrastructure sa buong Pilipinas. Sa ilalim ng Build, Build, Build project, layunin ng Duterte administration na gawing world-class ang mga airports, roadways at transportation system, hindi lang para sa ikaayos ng pamumuhay ng mga Pinoy, kundi para sa isang matatag na ekonomiya. Dito sa siyudad ng Candon sa probinsya ng Ilocos Sur, pinasinayaan nung nakaraang buwan ang Candon City Bypass Road. Nagsimula ang full construction ng naturang kalsada noong 2016 at natapos noong Pebrero ng taong ito. Layo nitong mabawasan ang traffic congestion sa kahabaan ng Manila North Road at mga kalsadang papuntang Ilocos Sur, Ilocos Norte at Abra. Ayon kay Department of Public Works and Highways, Region 1 Regional Director Ronel Tan, patuloy ang isinasagawang pagsasaayos ng ahensya sa mga kalsada sa Ilocos Sur. Usually kasi dito sa amin sa DPWH, pag ganitong may malalaki tayong project dito, may mga feasibility study tayo. Siyempre pinag-aaralan natin yung traffic. Kapag ang traffic doon na volume doon sa isang lugar ay medyo hindi na maganda, masyado nang madelay ang biyahe ng tao at ng mga produkto, isa sa mga proyekto ng DPWH, gumawa ng bypass para ma-address yung traffic at mas mapapabilis yung mga ano. Kung kasi usually sa traffic kasi kulang na ng capacity yan eh. Kulang ng capacity na sa sasakyan, hindi natin talagang yung capacity para maka-move on ng traffic ng mas mabilis. May kabuuang haba na 7 kilometers ang Candon City Bypass Road. Kung dati halos 40 minutes ang binabiyahe ng mga taga rito mula Santa Lucia hanggang Santiago, Ilocos Sur, ngayon naging 20 minutos na lang. Halos 13,000 ang mga motorista ang ngayon nakikinabang na sa pagbubukas ng bypass road. Isa sa mga natuwa sa pagtatapos ng kalsada, si Nanay Remedios. 34 na taon nang naninirahan si Nanay Remedios sa Candon at nagtatrabaho bilang magsasaka ng gulay at palay. Ayon kay Nanay Remedios, pahirapan ang pagdadala ng kanilang mga produkto sa pamilihan dahil sa layo nito at sa hindi maayos na kalsada. Mahirap din daw ang mag-arkila ng sasakyan kaya nagtitiis sila sa kanilang alagang baka. Pabalik-balik yung baka na ano, baka kasi bihira kasi yung tricycle noon dito kasi yung kalsada noon dito hindi pwedeng madaanan ng tricycle o kaya jeep. Pero ngayon parang magaan na rin dahil may bagong kalsada. Bukod sa pagpapagaan ng daloy ng trapiko, isang magandang dulot din ng bypass road ang madaling pagdadala ng mga produkto ng Candon City sa mga pamilihang bayan. Yung mga farmers dito, sa halip na sila'y dumaan pa dun sa isang kalsada, dun sa may parting rotonda dun. Ngayon, pwede na lang itabi dito yung ano nila, mga produkto nila, mga palay, kukunin na lang dito, mabilis na yung pag-travel papunta sa ano sa market. Sabihin, yung ating mga magsasaka, hindi na kailangan na
tumabel pa na mas malayo. Kita mo, dito lang, katabi lang nila, pag nadala nila dito yung kanilang ani, madali na madadala sa market ang kanilang mga produkto. Malaking bagay para sa mga magsasaka. Ikinatuwa naman ni Pangulong Duterte ang pagbubukas ng Candon City Bypass Road kung saan itinuring niya ito bilang isang patunay ng kahalagahan ng ganitong uri ng proyekto para sa ikauunlad ng isang lugar. This project emphasizes the importance of infrastructure and connectivity in the overall development of our nation. That is why the government continues to heavily invest in our build program to enhance the connectivity and improve our people's movement. Bagamat isa lang ang bypass road sa marami pang proyekto ng pamahalaan para sa bansa, tiwala ang Pangulo na sa pagtutulungan ng bawat isa, unti-unti nating magagawang posible ang mga dati plano lamang. I believe that we can maximize the opportunities presented with this recent development. Together, let us embody the excellence and solidarity of a shared task of building a stronger and more prosperous society for all people, especially for the next generation. Ang pagbubukas ng Candon City Bypass Road ay hindi lang nagbigay daan para sa maayos na daloy ng trapiko sa Ilocos Sur. Ito'y nagbukas ng pag-asa sa libo-libo nating kababayan na kahit gaano man katagal ang ginhawa, basta't may pagmamalasakit at pagmamahal sa bayan, tiyak na ang inaasam na pagbabago ay makakamtan. Salamat, salamat Presidente sa itong diversyon na itong nagawa ngayon. Magaan sa amin ngayon. Magaan na magaan talaga dahil sa sasakyan yung namin kasi produkto, mais, palay. Malapit na yung dadaanan yung sasakyan at talagang kumpable kami ngayon. Talaga salamat talaga sa bumubuong itong kalsadan ito. Bago po kami magpaalam, make sure to like at i-follow ang aming RTVM Facebook page. Para sa karagdagang impormasyon, maaari po ninyong puntahan ang www.rtvm.gov.ph. Muli, ako si Micaela Guerra. Sama-sama tayong maki-fistbong kay Tatay Digong at maging partners for change dito sa USWAG Pinas!